Ayan po guys, yun yung mga ingredients natin guys. Tingnan nyo lang po sa screen. Nandyan po yung mga listahan ng ating mga ingredients. Ayun, ayan naman natin yung onion, garlic, at saka ano, at saka ginger. Ayan. Tapos, ayan. Ihalo-haloin lang natin guys. Hanggang mag, lumabas yung aroma ng ating mga onion, garlic, at saka ginger. Ayan, halu-haluin na. At ilagay na rin natin yung coriander, yung paprika, at saka yung cumin powder, at turmeric powder. At halu-haluin natin. At ilagay na rin natin yung ating meat. Ayan. Tapos, baliktarin lang po natin yan para mag-ano yung ano natin. Yung karni. Ayan. Yung karni pala dyan, guys, is inaano ko na yan. Minamarinate ko na po yan. Ayan, ibinuhos ko na lahat ng mga ingredients, guys. Makikita nyo na. Dyan. Hindi na yun. Hindi na nag-ano. Hindi na iniisa-isa. Ayan. Hindi ko pala napakita sa inyo kasi paglagay ko ng tomato paste. Ayan, may tomato paste po yan at hinalo-halo natin. At nilagyan ko na rin ng sugar at asin. Ayan. Para ano, nilagyan ko yun siya ng asin ng kaunti guys para mabalance yung test ng ano, yung sarap niya, yung ano ba, yung lasa. Diba? So, magiging masarap. Kasi dito guys, hindi po tayo gumagamit ng Ajinomoto or Magic Sarap. Hindi tayo gumagamit. So, ang secret ingredients po lang talaga is yung ano, yung sugar na kaunti. Ayan. Tapos, lagyan na rin natin ng tubig. Tapos, ayan, pag malata na guys, i-anong na, ilagay na yung beans. Yan, kailangan talaga before mo ilagay itong ano, boiled na beans. Kasi binoboiled ko na ito eh. So, hindi siya pwede na hindi paluto yung karni. Ilalagay ko na hindi siya pwede. Nung dati guys, sinabay ko. Akala ko kasi malata siya pagka ano, pagka isasabay sa karni. Hindi pala. Kailangan mo palang i-boil muna yung ano, yung beans bago ilagay. Ayan. Lagyan na natin ng whole chili para mamaya masarap yan. Oo. Ayan. Yun na po guys. Salamat. Thank you.